dapat lang naman daw siya ng church. Hindi naman daw siya magbabackslide. May ganun ba? May ganun. Be, matatapos na 2023. Ano nangyari? Parang pinapatamaan nila yung kasama nila sa church or dati kasama nila sa church kasi mukhang pinapatamaan nila ito sa video. Kaya panoorin natin yung buong sinabi nila. At may issue number 2 ay tungkol naman ito sa pakikipag-date sa less privileged person or individual. So pakinggan din natin ang kanyang sinabi. Pero ang sinasabi ko lang, dahil royalty ka, huwag kang papatol sa just. Amen? Alam nyo, pag nagtatrabaho ka na, pag lalaki ka, higit sa nakikita mo ngayon, ang pwede mong ligawan. Bakit? Siyempre, kung ikaw may kotse, papatol ka ba sa naglalakad, nagtutulak ng kariton? No. That's not your level. Hindi lang sa material, ha. Alam natin na mahirap kausap ang hindi aral. Isipin mo kung hindi marunong magsulat o magbasa. Pero ang mag-disclaimer muna tayo. Personally speaking, hindi ko po siya kilala. I never met her and she never met me. Kaya ibibase ko dito yung aking personal experience na similar sa mga nasabi niya. And wag sana natin siyang i-bash dahil sa pag-outspoken niya. And sana wag niyo din akong i-bash. Side A. Ito yung her side of the story. Bakit niya nasabi ito at bakit na-upload niya sa social media. Sa pagkakaintindi ko and basing from my personal experience, dito kasi sinabi niya na meron silang churchmate or kilalang-kilala na member na hindi inaasahan na lumipat sa isang church. So, makikita natin, tsaka mararamdaman natin yung sadness, yung kalungkutan, at the same time, disappointment or frustration. So, sa personal experience natin na, di ba, kapag meron tayong friend or meron tayong kasama sa organization, tapos itong friend na to, biglang lumihis, no? Pumunta sa isang org na parang ang feeling natin is nawalan tayo ng important something sa buhay natin na parang ma-frustrate talaga tayo. So parang ganun yung feeling. Kaya siguro, yung mga ibang nakapanood, ramdam kung ano yung nararamdaman ni Pastora at siguro malamang naiintindihan kung ano yung ramdam ni ate tsaka yung kasama niya sa video. Side B. Ito yung opposite side of the story. Ito yung mga napansin natin na commentaries doon sa video wherein na-disappoint yung mga nanood na hindi na daw kailangan pang i-shame yung tao na lumipat sa isang church. Kasi nga, if you are a leader, dapat you should learn how to accept and adjust in any case na may mga tao na hindi forever nakasama mo sa buhay or kasama mo sa kung anong vision, mission or yung mga ginagawa sa buhay. Kasi nga, marami talagang naniniwala or some believe na nobody is permanent in this world. Mapa-friends mo, mapa-plano mo, or mapa-career mo. Kusa talaga siyang mawawala na hindi mo talaga inaasahan. So, sa mga times na hindi mo inaasahan na mawawalan ka ng friend, talagang masasaktan ka. Kaya lang, hindi ito yung rason para i-shame mo siya in public or gumawa ka ng paraan na parang paghigantian o kaya gawan ng way na iparealize sa taong ito na nagkamali siya sa decision niya. It's because may katapatan naman tayo kung ano yung plano natin sa buhay natin na basta ang importante, we will be happy kung ano man yung gusto natin gawin sa buhay and face the consequences kung ano man yung mga cons or
yung mga side effects sa mga decision natin sa buhay. Tsaka may napansin po tayo kay Pastora na I think prangka siya talagang magsalita, diretsahan siya, and she speaks her mind. So correct me if I'm wrong kung correct yung term na she speaks her mind. Kasi kung ano yung naisip talaga niya at or ano yung naramdaman niya, sasabihin talaga niya, diretsahan, wala nang paligoy-ligoy pa. Para to inform that person or to the audience yung gusto niyang i-convey. However, yung pagiging prangka kasi ng isang tao ay also at risk for parang insensitivity. That's why yung mga ilang videos niya ay nagkakaroon na ng attention. It's because some people find it really insensitive dahil nga kapag wala ka talagang preno sa mga sinasabi, ayun, may matitrigger talaga. So, makikita nyo naman siguro sa mga comment section, no, na may mga hindi agree. Meron namang agree, pero most of the time, may mga disagree sa kanyang points. So, sana hindi ako mabash dito, no? Pero yun lang yung napansin ko, na ito yung isa sa mga reasons kung bakit napupuna yung kanyang way of delivering her ideas, thoughts, or kung ano man yung sa loobin niya. Ito ang importanteng lesson sa ating buhay. Sa edad ko nang ito, alam nyo, parang nakakapagod na rin, no? Kapag ipipilit mo yung sarili mo sa mga tao or grupo na hindi ka naman valuable sa kanila. Kumbaga, kapag na-feel mo nung ayaw sa'yo ng isang tao or ng isang group, huwag mo nang ipilit kasi may stress ka lang. Parang kawawa ka lang kasi pinipilit mo yung sarili mo, tapos at the end of the day, dededmahin ka. So, mas pipiliin mo na lang rather yung mga tao na inuuna ka or pinipili ka din kasi may feel mo rin yung genuineness na parang happy sila, nakasama mo sila, yung mga ganon. Na in times ng parang in danger, at least andun sila para damayan ka. Yung ganon, kesa sa mga tao na kahit na anong gawin mo, kapag ayaw ka talaga. Kasi nga, you cannot please everybody. So, para sa akin, kung dyan ka masaya, edi go, even if without me. So, hindi ko naman ipipilit yung sarili ko talaga sa mga tao na, alam mo yun, yung makakapagbigay talaga sa'yo ng stress. So, yun yung isa sa mga natutunan ko sa buhay. Kaya, kapag hindi mo ako bet, edi, it's okay, accept, and then adjust. So, sana may natutunan kayo dito sa video na ito, and I am very sure talaga na marami ang makakarelate. So, that's it guys. Always remember to stay positive.